dapat tuloy para hindi kayo na rin. Hindi, basta talaga si Kapitan ah. Kapitan. Good morning. Welcome back po muli dito sa ating channel. Ayun, nandito na po tayo sa farm. Bali ngayon po i-deliver yung kubo na in order natin kay Kuya Migs. Ayun, morning, Boss Cody. Ayun, nandito na po kami. Ayun, okay. Paano natin 'to? Patanggal natin 'tong ano. Ayun, kasi nandito na si Lolo Boy tsaka si Daeng. Ayan, natinanggal na muna po natin yung ano, yung harang dito dahil i-deliver nga po ngayon yung ano, yung kubo, yung kubo natin. Pinag-usapan po namin ni Kuya Migs sa by ano daw 8 or 9 ang delivery niya. Ang gagawin po nila doon is tatanggalin po nila yung ano, yung bubong gawa ng medyo masikip yung masikip po yung kalsada ron sa may bandang harapan. Halos sa help lang po yung nakakapasok. Pero kung wala naman po nakaparking ng mga tricycle dun sa may harapan, kahit dump truck sana makakapasok. Pero marami po kasing mga nakaharang dun, mga nakaparking na sasakyan, tapos yung mga tricycle nila, yung mga tao dun. So mahirapan pagka dump truck. Pero yung help kayang-kaya naman po pumasok dyan. Dito sa gawi rito, malawang na dito noon lang sa bungad. Ayan, tabayanan lang po muna natin yung delivery bago po tayo magpunta ng ano ngayon ng Pandi. Pandi, Bulacan. Ayan yung tambak natin, no. Tapos nandito na rin sila tatay tsaka si Apo Leleng, si nanay. Kape muna tayo. Kape. Didirik tayo ng mga halaman. Ayun pala yung ano, yung pang-spray. I-spray po natin yung mangga. Ay, nandito pala si Alexa. Yung sama mo? Boy. Si Boy. Lolo Boy. Si Lolo Boy. Siya po Leleng, oh. Apo Leleng. Ayan o, didiling muna tayo. Ako yung taga Tikwas. Si nanay yung taga dilig doon sa ano, sa mga tanim natin. Ayan yung pong aratilis na yun, oh, yun, oh. Baka lumaki na rin yung aratilis na yun. Magkaan lang yung Tikwas yun itong ating aposo. Tapos sa gagambulin natin tong ano habang hinihintay po natin yung ano, yung kubo. Asa na yung sarulgamat? Yung sarulgamat ito tawag po namin dito is sa Kapampangan sarulgamat. Magano muna tayo, magagambol. Tapos sabi niya, no, pagka nagambulan, patabaan natin itong papaya, maganda yung tubo. Tayo mag-start tayo dito. Gambulin natin.
Yun oh. Alas sana naka-isang tudling po tayo. Ayan, medyo sumikat na po si Haring Araw, medyo mainit na. Pahinga muna tayo. Ang ganda niyang tingnan ngayon. Tapos sa pagka dinidiligan. So kana na po ipapatabaan natin. Yan, dito ko pala muna ano for the meantime dahil wala pa yung papatungan niya. Yung kubo natin dito ko muna ipipesto. Dito sa malapit sa poso. Nandito. Gusto po kasi ni Mrs. doon po yung pesto niya. Doon sa may ano na yan. Sa may gilid ng bakod na yan, doon ipipesto yung kubo. Tapos lalagyan na lang natin siya ng ilaw, saksakan. Ayan. Ano po tayong kuryente dito, wala nang problema sa kuryente. Tayo na lang mag-i-install ng ilaw niya. Ayan, dito muna natin ipipesto. Pagka natapos na yung magiging patungan niya doon. Dahil ang bahala ko po doon sa yano siya, elevate siya ng konti. Itaas siya. Siguro at least alas kapantay nung ano na yun, nung plint beam o kahit mas mababa pa ng konti. Ayan, napapunta na doon po si Nalo na Kuya Mix. So salubong ko dito sa ano, sa may labasan. Hindi nila alam yung papunta rito. Highway ilang meters lang. So sabayan na po natin sila dito. Ayan na eto na po siguro, nandito sa may ano na. Nakikita ko na yung kubo. Mukhang hindi nila binaklas yung bubong. Hindi ko alam kung makakapasok po ito. Ayun o. Ito na yun. Ayun o. Ayan naman yata pumasok. Dito boss, paligo doon oh. Buwad na lang o diretso pa. Diretso doon? Pagkasa yung truck. Pagkasa dito, pagkapasok dito maluwang na. Sige. Dito lang medyo masigip. Pasok ba dito? Lakanin po rito, tatapa po rito. Dapat yeah, po. Masok to no? Yung nagbandiyan yun ka? Ito siya ang bagya ganyan. Tatama yan dito. Oo, dapat dito muna eh. Ay ma! Sa huli, pakikin sa ganyan. Ayan, tumawag po tayo ng ano. Tinawag ko si Kapitan. Si Kapitan Godi para maklear yung daan. Ayan na pala yung ano. Okay.
hapon yan. Kailangan itabi yung sasakyan dahil hindi makakaliko. Tatama rin sa hero. Ayan na siya, nakapasok. Nakapasok na po, doon lang talaga no. Mahirap sa bandang bungad dahil nga sa mga ano, sa mga naka paradang mga tricycle sakyan. So dito, maluwang na dito. Ayun na. Dito. Yun. Wow. Ang ganda-ganda. Ayan, tapos buwatan na lang po namin doon sa may likod doon. Doon po kasi yung pwesto niya. Dito kasi sa harapan, i-develop pa natin to. Gagawa po tayo ng warehouse doon. So hindi siya pwede rito. Ito bagong tambak to, baka bumangon siya dyan. Kita po, kita po lalam sa tukere. Kitang lalay ng poso. Doon ba siya yung pwesto, ano? Doon sa may tabi ng poso na yun, sa may bakod. Hindi, di dyan doon. Oo, kita. Yan, shout out sa mga tao ni ano, Kuya Migs. Kuya Migs. Kaway ka po, kaway ka. Kaway ka po. Yung mga idol ko dyan. Ito rin yung mga kasama namin doon nung dineliver namin yung kay parang Jimmy. Kayang kainan nila to, maliit lang po ito. Ayun o, si Kapitan, may dalang patungan si Kapitan. Kapitan, ano yan? Patungan ng paano? Kaya. Sa, dua, halo. Mau jalan sama sama. Sama. Oke. Oh. Oke. Ayun o, ayos ngayon na.
Oh, ilalo. Yun dapat lalo pa yo para hindi kayo nanganay muna. Nakunepon eh. Oo, gani pa yan. Wala kung pagkuhan pag natuwal ngayon, lilipat. Hindi, basta mantala lang para hindi kita nanganay. Ang galing talaga si Kapitan ah. Kapitan. Kakandidato yan. Ay, si Kapitan Dudy. Ilang pa, no? Okay na. Yan. Okay na. Thank you ah. Maraming salamat. Yan o. Wow. Ganda. Ganda. Ay, maraming salamat po dun sa nagbigay ng blessing. Ayaw po nilang pabanggit. Pali, sila po yung may ano nito. Kung ako lang, hindi pa po mabibili ito. Pero yun na ibigay po sila ng blessing sa atin. Actually mga boss, ayaw ko man pong tanggapin dahil nga kaya naman pong ano to, kaya naman pong pag-ipunan, kaya naman pong maglaan ng budget, pero yun po talagang pinilit nila na hindi daw, sabi nila talagang blessing yan para sa inyo, sabi nila yung mag-asawa. Ayan, shout out po sa inyo yung mag-asawa ang nagbigay. Magal lang pala no. Ang lakas pala ni Kapitan. Kapitan, Kap. Malilipat na to, Lolo Boy. Lilipat mo muna sa gawiro, no? O, binyagan na. Binyagan natin, boss, Kapitan. Boss. Binyagan natin. O. Binyagan. Kap. Si Kapitan. Tagay-tagay dito. Oo. Baraha. Ay, lalagyan na ano. Lalagyan ng sa pinda lang yung baraha. Tongit. Abo, baro mo ka mag-tongit. Thank you. Hindi mo na umarunong sa parahan. Okay na, okay na. Tagay na lang ano? Tagay lang. Oo, galing mo talaga. Pag naluto tayong pulutan, may mga manok tayo dyan. Binyagan na, binyagan. Ayan o, oh, ganda-ganda ng kubo ni Alexa o. Oh. Sabi mo, maraming salamat po. Salamat po, sabi mo. Sabi mo. Salamat po. Salamat po. Sa kubo. Kubo. Salamat po. Hindi niya kaya matutulog dyan. Gagawa kang doyan ni Lolo Boy. No. Ah, no? Apusoy. Doon na lang dyan sa ano, supuan. Hindi. Saan? Doon sa loob. Dapat pagka nag-ano kami po. Doon sa loob po. Parado ko to. Ayan. Okay na po muna to. For the meantime lang muna dito to. Ang balak po kasi talaga dito yung location niya doon. So gagawa muna tayo ng patungan niya doon sa location niya. Ano lang po kasi ito, biglaan lang. Biglaan lang siya. Hindi ko ina-expect na may mag-sponsor. Ayan, sponsor po ito. Maraming salamat kay Mr. and Mrs. na ayaw nilang pabanggit yung kanilang name. A-mention. Yun o. Uli, nagpapasalamat po ako sa mag-asawa. Maraming salamat po sa pag-sponsor nitong kubo. Salamat kay Alexa. Salamat. Salamat po. Sabi mo. Uy. Ah, hindi pa kumain ng ano si Alexa. Hindi pa kumain ng upo. Pag ano, papakainin kita ng upo para meron kang po at opo. Ayan. Lalagyan na lang po natin ng ano to, ng ilaw. Ay, lapit lang naman yung kukuha natin ng ano. Power. Tingnan lang yung ating bahay dyan. Tingnan natin ang temporary. Ilaw din. Hello, sabi mo. Hello. Tulog ka na? Ay, ganda ng tulogan ni Alexa. Mamalala ito. Ganda ng kubo. Ay, ito mo na ako dito. At least pagka meron pong bumusita rito sa farm, so meron na po tayong magiging tambayan. Tapos gagawa muna tayo ng CR doon. Para syempre, hindi naman maiwasan na pag may bisita tayo, kailangan talaga ng CR. Tsaka syempre,
dito rin, kailangan din talaga ng CO dito. Tulad ngayon, wala pa tayong magagamit na kasilyas or CR. Mayroon naman tayo ng tubig. Okay na. Okay na, Alexa. Tulog ka na. Ayan na, makakapag-ano na sinalulubay mamaya. Pundasyon. Tayo, lalagyan mo naman ano yun ah. Graba, gravel bedding yung ano. Saka yung wall putting natin. Ayan, dalawang posi lang naman po yan. Pababa lang naman po ito. Alos simula dun sa may top of beam nito. Isa bababa pa ng ano to, ng 50 cm. Para yung kanyang balangkas. Isa susunod po rito sa... Susunod po rito sa balangkas nitong dating existing na bubong. Tsaka doon bababa tayo ng 50 cm. Tapok beam nitong ano, i-extend natin. Bali magiging ganyan din po yung kanyang balangkas. Para medyo ano naman, medyo modern naman. Pangit naman kung i-diretso lang natin. Wala siyang kadating-dating. Gagawin natin medyo modern. Tapos pagka ano, lalagyan natin ng pasya to. Tulad niya wala siyang pasya or senepa. O kung pwede nating lagyan ng mga spandrel, lalo na pagka minsan marami po tayo mga sobra-sobrang spandrel, pwede po nating isalpak dyan mga sobra-sobra nating materials. Tsaka yung ilalagay naman dito yung sobra-sobrang materials natin, tulad dito yung lalagay pong water closet dito, isa ito water closet to. Ayan, water closet po yan, galing po sa ano yan, sa project natin sa pinagbaklasan sa Santa Ana. Ay magandang klase naman po yung water closet na yun. Yan ang po lalagyan natin dito sa CR. Tapos yung pambubong natin, meron tayong ano dito, ayan, tubular na 2x4. Tapos marami pa po sa bahay na mga sobra-sobrang materials. Pagkano dadaling ko dito para magamit natin yung mga sobra-sobra nating materyales at isa hindi po nasasayang, nalagay po dito sa ating farm. Ayan, ang ayaw ko lang dito, hindi parehas yung sukat nitong kanyang eaves or alero. Dapat kung ano yung sukat dito, parehas po yan. Medyo pangit tingnan pagka tulad dito, maliit dito, tapos doon maluwang, tapos maluwang dito. Ayan, pagka nagpagwapo kayo, dapat pare-parehas yung sukat niya, equal, para maganda siyang tingnan. Tulad dito medyo siguro ito sa tansya ko yung eaves nito, mga 80 cm ang eaves niya. Maganda po dito sa eaves, maglagay tayo at least sa minimum ng 90 cm, or pwede rin naman yung 80. Nasa inyo na kung gusto, anong gusto nyong eaves or tawag namin is alero. Wala siyang pasya, so pagka nilagyan ng spandrel yan, kailangan nilagyan din po kailangan po niya ng pasya or senepa. Ayan yung mga mangga natin, ayan, lumalaki na. Tapos ito na spray, baka mamayang hapon mag-spray si Lolo Boy, i-spray niya yung mangga. All around si Lolo Boy, foreman, mason, farmers, fisherman pa. Lolo Boy all around. Ayan, mason muna siya ngayon. Pagka mamaya, farmers naman. Ano yung pong gawain dito? Pagka ano, makukuha tayo ng katulong pa niya. Tapos papagawa natin yung gate doon. Para yun doon, yung gate. Siguro yung gagawin natin gate doon, tingnan natin kung sliding or swing. Pero mas ano sana, mas gusto ko sliding. Sliding para malaki yung open. Ayun no? Si nanay yung kanilang cook. Ano ulam nai? Sosyadong tilapia. Ang daming kamatis ah. So ayan mga boss, dito ko na po tatapusin yung vlog natin dito sa farm.
Pagkatapos muna ito, meron pa tayong susunod na upload about naman sa project. Pupunta po tayo ngayon sa Pandi tsaka sa San Jose. Ayan, kita-kita po tayo sa aking next video bukas. Ay, bukas. Itong pagkatapos po nito, subukan kong i-edit ito, yung video na to. So, kasunod nito yung project sa ano. Punta tayo sa Pandi. Ayos na yung ating kubo. Ayun o, meron ng paingahan dito si Alexa. Tsaka si Lola Boy. So, ayan, kita-kits tayo. Hello, sa next vlog. Hello, boss.